pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko ng produkto mo. Wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba itong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Buiko at ito ang AgriAccess. Ngayong araw, sisilipin natin ang pagtatanim na isang prutas na hindi mo akalaing tutubo dito sa Pilipinas. Kaya ba magpalaki ng puno ng apple dito sa ating bansa? Alamin po natin yan sa aming pagbabalik. Ito ang AgriAccess. Balik po ang AgriAccess. Ang kasama po natin ngayon ay farmer vlogger. Siya po ang owner ng Kapatagan Apple Orchard sa Pigo City, Davao del Sur. Siya po ay 30 years old and currently, 4th year student po. Taking bachelor's agriculture major in horticulture. Siya po ay 30 years old. Batang-bata ang ating guest ngayon. Kasama po natin si Sir Benson Kennedy Sepe. Hello po. Hello po ma'am. Good morning po. Good morning po sa mga listener po. Yes, good morning. Sir, batang-bata, 30 years old at ikaw ay into agri. Alam ko, dati kang nag-take ka ng information technology, tapos nag-agriculture. Ngayon, 4th year student ka na sa horticulture naman. Yes po. Yes po, ma'am. Ngayong araw, pag-uusapan natin kasi ito, apple orchard. Ito, bihira to sa atin. No? Parang ikaw lang ba ang merong apple orchard dito sa Pilipinas? So far ma'am, hindi marami na po yung nagtatanim ng apple. Siguro nakabasa ko po sa history ng apple dito sa Pilipinas, mga 1970s and 1980s, meron na pong nagtatanim ng apple sa Baguio City yata. Ang sabi nila is dala ng mga foreigner, ng mga Amerikano doon, sabi nila. Pero meron din akong nakikita sa ibang post ng FB. So, meron din silang nagtatanim or yung backyard na pagtatanim ng apple from seed trees po, ma'am. Yes po. Pero sa parang sa modern times, is parang tayo yung naging tawag dito, pioneer ng apple sa mga kabataan. Kasi nung way back 2014, nung nagtanim ako ng apple until napabunga ko siya nung 2018, biglang parang naging social media sensation yung apple. Kasi yun nga, sabi mo ma'am, bihira yung pagtatanim ng apple dito sa Pilipinas. Kasi yung perception po ng mga tao, ang apple is nabubuhay lang sa mga temperate na lugar. So hindi nila alam na pwede pala dito sa Kahit ako nung una is, ang pinakaunang pangarap is makapunta ng US para makakita ng apple. Pero ang ginawa ko, nagtanim lang ako dito kasi pwede naman pala. Yung parang pagtatanim ko ng apple is parang nagsimula siya out of curiosity lang po, ma'am. Yes, sir. Tapos, sir, kasi sabi natin bihira. Hindi naman imposible magpatubo dito sa ating bansa, pero mahirap. Ano-ano ba yung mga karakteristik ng apple? Kasi ma'am, kung isa sa pinakamahirap na pagtatanim ng apple is yung pag nag-start tayo from seed, kasi ang seeds ng apple is nasa 5 to 10% lang yung germination rate niya based sa experience ko po. So out of 100 seeds, siguro mga nasa 5 or 10 lang yung tutuloy or magiging puno talaga at saka mamumunga. So siguro sa base sa experience ko po, ang apple is napakahirap niyang alagaan within first
day up to 1 year. Yun yung parang time frame na pinakamahirap. Pero pag nakapag-establish na po siya, like for example, itinayin natin sa lupa talaga, so nagiging ano kasi siya, nagiging highly adaptable kasi ang apple eh. Parang nag-adapt siya dito sa area ko, sa weather ko dito. So naging trees talaga po siya. Anti, malalaki yung root at talagang tumubo po siya. So medyo, siguro nga kasi yung apple is tree, so madali siyang mag-adapt dito sa Pilipinas. So yun lang siguro, yung ano, yung first year lang ng apple ang pinakamahirap. Pero sa ngayon kasi, meron ng mga nag-import ng apple. So hindi na masyadong mahirap magtanim kasi ano, meron ng yung parang may root na tapos tinatanim na lang pagdating dito. Yun nga lang, medyo mas may kamahalan yung ano, yung importation ng apple, lalo na pag nag-import ka legally, so very ano po, expensive po. So pwede naman po tayong mag-start ng seed. So yun yung ginawa ko dito until napabunga ko siya. So ang isa rin sa ano, ma'am, ng apple is once nagtanim tayo ng apple from seed, so consider na po siya as a new variety po ng apple. So pwede na siyang pwede na po siyang tawagin Philippine apple or Benzon apple. Yung tawag ko sa kanya, Benzon apple. Benzon. So pinangalan mo na talaga sa'yo. Yes, ma, pero hindi pa siya register. Oo. So, ikaw, sabi mo, curiosity. Paano nagsimula? Paano nagsimula? Anong nangyari? Yes po, ma'am. Way back, between 2013 and 2014, so, sa mga article na ano, kumakain ako noon ng apple tapos naka-extract ako ng ano, tatlong seed. So itinanim po ito sa sea shell, yung malalaking shell na kulay puti galing sa dagat. So doon ko muna itinanim. Nag-sprout naman po yung tatlo tapos siguro by luckily isa lang yung nabuhay. Nabuhay. So ito yung ano, ito yung ito yung pinakauna kong apple dito sa Kapatagan po, ma'am. Until meron akong experience na na-invite ako sa South Korea, na-experience ko doon yung ano, yung modern agriculture nila. So nakita ko sa kanilang ano, nagbabasa ako noon. Nakita ko sa kanilang agricultural magazine na nagtatanim pala sila ng mangga, naka-greenhouse, just like in parang sa Japan yata yung nakuha nilang technology. Tapos sabi ko, why not hindi tayo mag-produce ng apple sa Pilipinas? So ayun, meron akong nakatanim noon, mga 1 year na yata yung apple ko noon, tapos medyo malaki na siya. So pag uwi ko dito galing ng South Korea, talaga inalagaan ko siya, tapos ano, nag-start akong mag-scan ng mga article about apple growing, and then scan ako sa internet, sa YouTube, saka yung mga book. So ano, parang nakakuha ako ng idea na pwede pala kasi ano, sa nakita ko rin sa Africa, sa specifically sa Kenya yata yun, nagtatanim na rin sila ng apple. So sabi ko, why not hindi tayo mag-produce dito? So yun nga, inalagaan ko siya until na 2018. So nakita ko yung first flower niya. So ang sabi ko nun, hindi yan mabubuo kasi ano, kailangan talaga ng apple ng yung parang pollination. Kailangan niya ng ibang puno para mag-pollinate sa kanya. Until na, sabi ko, ikaw na bahala dito, Lord, sabi ko nun. So until na dumating yung ilang months, nabuo naman talaga siya. Tapos nag-research ako, bakit nabuo ito? Eh, wala namang breeder, walang pollination. Eh kasi meron tendency na yung apple seed na itinanim mo is self-fertile. So lumalabas lang po daw yung self-fertility ng apple 1 in every 10,000 seeds. So parang naka-jackpot ako dun sa apple na kinain mo. Parang naka-jackpot nga ako noon, ma'am. So yun yung simula ng ano, yung until na featured siya ng mga media. So doon na pumutok yung balita about apples until na okay pala yung apple dito sa Pilipinas. So pinopropagate ko na talaga. So wala kaming malaking area. So ang ginawa ko lang is yung 600 square meter ko, tinaniman ko ng 30 apple trees. Yun yung pinakasimula ko talaga. From 1 until naging 30, until out of 30 is naging 100, naging 300 na sa wakas. Wow! Apple trees ko dito sa Kapatagan po. Wow!
Sige nga, balikan natin. Kailan yung unang-unang pag-ani mo dito sa iyong Apple? Parang ikaw Yes, ma'am. Ano po, 2018 yata, between September to October 2018 yung mga first peak po talaga ng apple ko dito sa backyard ko. So, nag-iisa lang po siyang namumunga, no? Isang puno. Gaano kadami ang kaya niya ibigay sa iyo ng mga panahon na yon na bunga? Ano po, ma'am, every season, every fruiting po niya is nakaka-harvest ako ng 30 to 35 pieces po sa isang puno. Normal ba yon o mababa pa yon sa kayang i-produce ng apple na nasa tamang klima? Hindi po, normal po yun pag nagtanim tayo ng seeds, ma'am, kasi ang sabi nila is, ang seeds daw kapag nagtanim ka ng apple from seeds, either yung bunga is hindi siya edible. So, ang ibubunga niya. At first fruiting ng apple is from seeds, napakaliit lang po. Yun yung sabi nila is, ng mga nasa isa, lima, ganyan lang po. Until na magiging, ano siya, magiging mature. So doon na po daw siya mas madami ang bunga. Pero meron ding isang ano, isang dahilan kung bakit mas compare sa labas, mas marami ang kanilang mas marami mabunga ang kanilang apple is yung ginagamit nilang rootstock, ma'am. Meron kasi silang specific na ginagamit na rootstock for apples ko. So meron silang pang dwarfing, merong medium at yung bigger size na mga apples. So nakadepende na po siya sa rootstock. And luckily po, ngayon may ginagamit na akong rootstock na tinatawag na Geneva kasi nung lumabas na yung balita na merong apple, so merong nag-sponsor sa akin na nag-import siya ng rootstock from US, tapos binigay niya sa akin para yung Benson apple, dun ko na i-graft para mas gumanda pa yung pamumunga at quality niya po. So, yun po ang isa sa kagandahan pag na feature kasi merong mga private individual na tumutulong po. Yes, yes, opo. Ang kaibahan ng ano ng iyong apple sa normal na apple pagdating po sa fruiting, gaano katagal ba talaga yung normal na pagbubunga po ng ating mga manhana? Compare po sa temperate areas, yung apple nila is mas matagal siyang maninog or ma-harvest, so maabot ng mga 7 months. Whereas dito sa area ko po is nasa 4.5 to 5 months lang po yung apple fruit, mahihinog na siya. Mas mabilis? Yes, ma'am. Mas mabilis po siya dito. And sa labas is in 1 year, isang cropping or isang harvest lang ng apple. Dito sa Pilipinas, pwede natin ipasok yung dalawang fruiting season ng apple. So bali kung talagang bubunga yung ating apple dito, nasa makakapag-harvest tayo ng 2 times a year. Tuwing kailan ka nag-harvest, sir? Anong season ba? During ano, ma'am? During summer at saka beer month po. So meron siyang bunga. Meron siyang bunga ngayon. Kaso nga lang, due to ano yung excessive na rain, parang tatumbuhan na yata yung ulan, yung iba bunga is nalaglag, yung iba naman talagang kumapit, so andun pa rin. Opo. Sir, ano mga varieties ng apple? Meron ka sabi mong Benzone. Ano-ano ba yung mga pwedeng itanong sa Pilipinas na varieties? Ang pinaka ano, meron na kasi karong ngayong tinatawag na ano, ma'am, mga low chill apple or yung hindi nangangailangan ng malalamig na klima. Oo. Yes po. So, yung hiyang dito is yung meron akong Benson apple, yung pinatubo ko from seeds dito sa Pilipinas, and then meron din akong mga exact type ng apple na yung usual na apple na makikita natin sa market, yung pinaka-known na mga variety. So meron akong Fuji, meron akong Golden Dorset, meron akong Golden Delicious, Red Delicious, Gala, Gazette, tapos ano pa, Star King, parang mga nasa 12 varieties na yata yung exact type na makikita natin sa labas na nandito na rin sa Pilipinas. Na nasa farm mo na rin, tama ba ako? Yes po, ma'am, yes po. Pinapatubo ko na rin po. Kasi
kailangan ng Apple ang ano, kahit self-fertile yung Apple, kailangan niya ng ibang puno mag-pollinate para mas gumanda pa yung quality ng Apple. So ano naman ang lasa ng Benzone Apple? Yes, yun nga po ang ano, ma'am, isa sa parang ano, parang highlight or yung parang naging ano ko na mag-propagate pa yung nung Apple kasi nakita ko mas talagang mas matamis siya compared sa mga sa Apple na nasa palengke. Tinatest ko po siya. So mas mataas po yung ano, sugar content or yung content ng Apple ko dito sa pagtagan compared sa commercial app na makikita sa palengke. Kasi yung so yung dito sa akin umabot siya ng 17.5 or sabihin natin mas matamis yung Apple dito sa Pilipinas. Sabi mo kanina mas mabilis kung makapag-harvest. Ngayon sabi mo na mas matamis. Ito ba'y dahil sa klima na meron tayo? Yes, ma'am. Kasi ano, mas mataas yung sunlight exposure ng Apple dito compare sa labas. Sa ibang bansa, gumagamit pa sila ng mga foil sa ilalim ng mga puno nila kasi para ma-reflect yung sunlight at pumunta sa mga bunga. Eh dito sa Pilipinas, no need na doon eh. Kasi mas mataas talaga yung sunlight exposure. Opo. Parang doon naman tayo ano no na parang ang edge natin. Sapong-sapo natin yung araw dito sa lugar natin. Kaya nga. Yes po, tayo. Yes po. Siguro yung ano yung big content ng Apple is subject pa for another testing na rin po ngayong fourth fifth fruiting na yata ng Apple para mas makita namin or ma-maintain yung ano sugar content ng Apple. Sige sir, sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin, alam ko na hindi naging madali ang iyong ang naging proseso po no sa inyong pagtatanim ng mansanas. Pag-usapan po natin, ano ba yung mga kinaharap nyo na hamon sa pagtatanim ng mansanas sa ating pagbabalik? Ito po ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik ko ang Agree Ako Dyan. Ngayon nga po pag-uusapan natin, ano ba yung mga naging hamon ni Sir Benson sa kanyang pagpapalaki dito sa kanyang mansanas? Sir, pwede mo bang i-share ano ba yung mga naging challenges mo po? Yes ma'am, as nasabi ko kanina, yung pagpapalaki from seeds is yun yung isa sa pinaka risky or yung pinaka crucial. Pinakamahirap na stage ng Apple nung pagsisimula mo from seeds kasi medyo ano siya prone sa contaminants na fungus. So yun nga sabi ko nasa 5 to 10% lang out of 100 na Apple seeds. So yun yung tumutubo lang. So hindi pa sure kung mabubuhay or mamumunga. So dito naman is yung parang walang naniniwala sa iyo na ano na talagang bubungay yung itinanim mo kasi ang daming talagang hindi naniwala no na pwede ang apple dito. Yeah. Tapos nung naipakita ko na nagflower na siya, sabi nila is malalaglag lang 'yan kasi ganito ganon. Nung bumunga naman, sabi nila is mapait 'yan kasi hindi ano from seeds. Eh nung na-harvest ko na, pinatest ko yung ano is tawag dito, matamis naman siya. So parang na-prove ko rin sa kanila na yung apple is talagang pwede or suitable for dito sa Pilipinas. So yun lang isa sa mga challenges na naranasan ko, yung parang walang naniniwala sa iyo na pwedeng-pwede pala to. So pangatlo is yung lupa kasi sa ngayon is proven na pwede pala yung apple dito. So wala akong masyadong hektaryang lupa. Yung pinakauna ko lang is 600 square meter. Yung pangalawa is nasa 150 yata. Tapos ngayon meron akong nire-rent na parang half hectare yata. Doon ko na itanim yung medyo madaming apples. Tapos yung weather natin minsan maulan, minsan mainit, pero parang naging
parang nag-a-adapt rin yung Apple. So, lumalaki na rin po siya. Mas mabilis yung Apple. Nasa 12 inches yata yung tubo niya per month. Isang ruler. So, medyo talagang nag-adapt na siya dito sa kapatagan. So, out of that challenges naman po nga is na-survive ko naman. So, nakita ko pwede pala yung Apple. So, until sa ngayon na ang dami na pong gustong magtanim, ang dami na rin na nag-feature about Apple, parang yung challenges is paid off naman po. Oo, worth it naman. At napagtagumpayan. Yes. Yes po. Sir, sabi mo kanina may mga private na nag-sponsor sa'yo. Kamusta naman yung government natin? May nag-reach out na ba sa'yo na from the government about dito sa Apple mo? Yes, ma'am. Bali, 2018 nung na feature ang Apple. So, siguro mga bandang 2020 na-register ang area ko as parang first register learning site for Apple production dito sa Pilipinas. So, ito yung pinakaunang learning site na yung tinanim is Apple or yung production ng crops is Apple. So, parang first or pioneer siya ng Apple dito sa Pilipinas po, ma'am. So, yun po. At nakatanggap po ako noon ng grant from them. Tapos, pinatayo ko po ng isang parang receiving area. Pero, pinulang pa rin. So, yun. Nagbenta ako ng ibang mga apples para matugunan yung kakulangan sa budget. So, yun po ang pinakaunang natulong ng government as registered learning site for apple production in the Philippines. Hmm. And ngayon, sir, nakasuporta pa rin sila sa'yo? So far, ma'am, kasi parang kontra kasi yan, 5 years. So, meron kami mga meetings for them, pero siguro dahil sa pandemic, hindi pa kami nakapag, kung ano yung next step or ano pa yung next support na galing sa kanila. Basta meron din kaming mga regular na reports from them ay para sa kanila. So, ina-update nila yung area, kung operational pa ba. So, isa rin sa itulong ng Apple dito is naging tourist attraction po siya. Yes po. Dito kasi nung talagang pumutok yung balita about Apple, ang dami pong bumisita sa bahay. So, naging tourist attraction. And then, nung na-register na siya ng ATI, so pumunta na rin yung city tourism dito. So sabi nila, why not na mag-collect ng fees para pumasok. So ngayon po, nagpo-collect ko ng fees sa pumapasok doon ng 20 pesos po. 20 pesos? Yes po. Tapos pwede ba silang mag-fruit-taking doon? Pwede ba silang kuha ng mansana sa kanila yung uwi? Babayaran na lang nila sa'yo per kilo? Pwede ba yun? So far, ma'am, hindi pa kasi kung mag-fruit picking, ang daming gustong mag-pick. Yes po. Picture and pick. I picture and pay. Oh, yun pa lang po. Tapos, sir, sabi mo kanina, marami nga talagang may gusto na magsimula ng pag-a-apple dito sa bansa natin. Ikaw ay nagbebenta na rin ng mga Zion. Tama? And grafted, tama ba? Ano yung mga binibenta? Yes po, ma'am. Kapag napatubo nila yung apple na lumalaki na and parang yung diameter is pencil size, so bumibili na sila sa akin ng Zion, tapos sila na yung nagga-graft. So meron ding iba yung medyo sila ng grafted dito sa ma'am at yung iba is pinapa-chip po siya. So, sa Luzon yata, meron akong napa-shipan sa Cavite yata. So, yung iba, grafted na. Sir, parang yung percentage na siguradong mabubuhay sila pagka naka-graft na saka naka-Zion? Ay, ma'am, parang 100% po siya na buhay kasi ang laki na ng apple is nasa 3 feet na po yung nire-release ko. Talagang medyo puno na talaga siya. Munting puno ng apple yung nire-release. Hindi ako nag-release ng
medyo maliit kasi very risky pa siya. Oo. Sa shipping. Yun po. So, pagka nakagraph, sabi mo, umabot ka ng parang 5 years bago magkaroon ng bunga, no? Pagka grafted, ilang years na lang bago mamunga? Usually, ma'am, ang grafted po is nasa 2 to 3 years. Pero, so far, ang pinaka-early ko dito na grafted is nasa 1.5 months na bunga na. Meron din akong 10 months na meron ng bunga, 1 year. So, depende po yun sa ano, ma'am. Depende sa inilagay kong sayon at depende po sa pag-aalaga nung bumili. Kasi yung sabi nga nung, ano, nung apple grower ng US, sabi niya, pag nagtanim ka ng apple, ang apple daw is hindi katulad ng pomelo na hayaan mo lang is mabunga siya. So sa apple, talagang meron kang gagawin. Yung sabi ko is TLC, tender love and care for ano apples. Yun yung isa sa ano isa sa dapat gawin pag nag-aalaga ka ng apple. So at ano, talaga patience talaga sa apple. Pero sa ngayon kasi pag grafted na is unlike sa seed grown na ano naghintay ako ng 5 years, sa grafted is maghihintay ka na lang ng minsan months, bunga na siya. Siguro mga talagang pinaka matagal is 2 to 3 years na puma. Oh, so yung 3 feet mo na grafted, gano'ng katagal mo yung hinintay mag 3 feet? Nasa ano po ma'am, mga 1 year, ganyan po. Okay. Para until mag 3 feet siya. Kasi nasa ano, medyo limited kasi yung nutrients na kakuha niya kasi nasa pot po siya. So medyo mahina, apat po siya. Patid. So ngayon, yes, pag binili na namin, alam, ako bumili sa'yo, ako na mag-transfer sa lupa. Meron bang required na lupa to? Sandy? Or yung medyo maputi? Anong requirement? Ano po ma'am, pwede po sa sandy, hindi yung sa maputi. Kasi yung kung maputi po siya, ayaw ng apple yung stagnant water. Kailangan niya ng well-drained na area. So, hiyang po siya sa mga loam type na soil. Pero yung sabi mong sandy, okay naman po siya ma'am. As long as malagyan po natin siya ng mga ano ng mga fertilizer at saka yung water talaga pinaka-importante in the first year ng apple po yung water watering. May system ba sa pagdidilig ng ating mga apple? Paano ang sistema mo sir? Yes po, sa pagdidilig po ng apple po, so yung sa first year is nasa 3 times a week or depende po yung sa weather. Kasi kung medyo mainit, pwede natin i-daily ang pagdidilig ng apple. Sir, yung Benzone apple, so ba'y available na sa market o pang bahay lang muna? Yung prutas, ma'am? Yes, yung prutas po. Sa ngayon, ma'am, ano pa po? Pang bahay pa muna kasi pang bahay at saka yung pang test. Kasi tinetest po siya para mas ma- maintain yung quality ng apple po. So, siguro meron lang na to. Meron lang ako napadalhan from Cebu, yung tumulong sa akin na ano na mag-import ng rootstock. So, pinadalhan ko siya ng Benzone apple dun sa Cebu. Kaya po yung makatikim na ang ating buong bansa. Yan ang Benzone. Ngayon ba, gano'n na karami ang naipoproduce nyo na prutas ng Benzone apple? So far ma'am, nasa ano na yata, from 120 apple fruits na yata, sumatotal yung ano, kasi nasa 4 fruiting, so meron average lang na 30 fruits, every fruiting, so yung mga nasa 120 ang ano. Kasi yung parang technology ng apple sa Pilipinas is medyo tuyang pa yung technology ng apple sa Pilipinas. Unlike sa labas na well established na yung ano yung pagtatanim ng apple nila, meron na silang mga rootstock na mas magaganda yung performance. So medyo talagang yung prolific yung pamumunga ng kanilang apple unlike dito. So pero ina-address na po yan kuna po yan sa ngayon kasi meron na rin ako mga rootstock dito. Sana nga lang mag-prosper at saka ano, mas gumanda pa yung produce ng apple dito sa Kapatagan po nga. Yes. So parang ikaw ay graduate ng IT tapos sumuha ka din ng agriculture.
Ito bang dahil sa mansanas, ito yung isang dahilan kung ba't ka nagtuloy dito sa horticulture? Yes ma'am, parang gano'n na rin po ma'am kasi ano, nung parang 2017 lang yata ako nung nag-enroll ng talagang Bachelor of Science in Agriculture. Kasi ano, parang kinahiligan ko na rin yung pagtatanim talaga nung apple. Kaya sabi ko, free tuition na daw kasi nag-encourage sa akin yung barkada ko na tumuloy na sa pag-aaral. So sabi ko, sige. Until ngayon na free tuition na siya. So parang wala nang medyo gastos. So yung income ko farm, medyo nagagamit ko na sa pagpapalago ng farm at nag-aaral pa. Medyo medyo yung time. Oo. Ano kasi na. Kailangan mo talaga time management diyan. Yes po, ma'am. So kailangan talaga yung pag-manage mo ng time kasi meron kang work na kailangan tapusin sa school, meron ka din form na kailangan asikasuhin, kailangan makuha natin yung tamang pag-manage ng time dyan. At ikaw din ay isa pang vlogger. Sir, bago tayo magtapos, ano ang inyong mga tips sa ating mga kababayan na gusto din po na magkaroon ng apple sa kanilang bakuran? Siguro po mag-start po kayo sa seeds. Yun yung isa sa tip ko. Tapos, pag nagtanim tayo ng apples, minimum of 100 seeds kasi yung survival rate or yung germination rate is mababa. And then talaga yung pinaka patience po talaga sa pagtatanim kasi hindi po abrupt na yung apple is tutubo, mamumunga. So, it will take time. Ang dami pong mga ideas about apple farming nasa internet na po. So, kahit ako is nagre-research ako, ina-apply ko from internet, ina-apply ko dito. Ini-enhance na lang para mas maging applicable sa Pilipinas. So, yun nga, ang tip is magtanim tayo ng apple seeds, huwag nating itapon. And at least 100 apple seeds yung dapat numbers ng apple na ating itatanim. And then talaga yung patience na sa tatanim is napaka-importante po kasi subok lang po tayo ng subok. Yes, sir. 100 seeds talaga. So ilang apple ang kailangan natin kainin? Siguro mga nasa 50 apple fruit. O isang karton. Isang karton, di ba? Sabi nga, an apple a day keeps the doctor away, di ba? So yun, naging healthy ka na at meron ka pang chance na magkaroon ng apple sa iyong bakuran. Malay mo, tumubo katulad nung kay Sir Benzon na talagang chosen one. Hindi ko talaga ipinili para magkaroon po ng apple dyan at umaani ngayon ng 30 apples sa kanyang mga puno. Di ba? So, bakit hindi? 100 na seeds, so, di ba? Subukan natin yan. Sir Benzon, maraming salamat po. Welcome po, ma'am, at God bless po. God bless po. Ayan nga, akalain mong imposible daw na magtanim dito ng apple sa ating bansa. Pero sa sipag at determination nga po ni Sir Benzon ay achieve na, na magkaroon tayo ng sariling apple sa ating mga bakuran. Sana nga po ay dumami pa po ang patulad ni Sir Benzon na merong sipag at saga sa pagtatanim. Kailangan po natin yan, mga new generation farmers. Ito po ang Agri-Ako. Agri-Ako.